Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Charo, tawagin mo na lang ako sa pangalang Lenina. 20 anyos pa lamang ako at wala pang mga karanasan na karapat dapat ikwento. Ngunit ang ibabahagi ko naman ay hindi ang sarili kong buhay, kundi buhay ng isang babae ng isang malayong panahon. Isang panahon kung saan ang babae ay walang tinig, walang batas na sinusunod maliban sa batas mismo ng pagsunod. Isang panahon na ang maging kayumanggi at ang maging babaeng kayumanggi ay dalawang magkasukod na sunod. Por favor, Justina. Justina. Tahan na. Tay. Crispin, gumawa ka ng tubig. Opo. Yung na isang masamang panaginip lang. Tulog ka na at maaga pa minsa bukas. Walang yung irog ko. Ilang araw ka nang binabangungot, ha? At sa tuwin ay binabanggit mo ang pangalan ni Padre Roque. Hoc ex enim corpus meum. Hic ex enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis sependetur in remissionem peccatorum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Paano yan? Lahat ng kalalakihan ay pinapatawag para magpalista. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. May sakit ang aking asawa. Hindi siya maaaring magtrabaho. Nasa listahan ang pangalan ni Quintin. Takot ka, Justina. Ang lahat ng mabuo ay parurusahan. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Panahon yon na taon-taon ay kinukuha ang mga lalaki
para pwersahang pagtrabahuhin sa mga kontrata ng pamahalaan. Malapit akong umani ng palay at saka kami patatawag ng gobyerno. Hayaan mo na. Ang mahalaga, sumunod ka sa kanila o pangili ka nila saktan. Sige na. Alang-alang sa akin at sa ating anak. Halika na. Saka tinatawag ng pangalan mo. Sila ang mga nagtitipag ng bato, umuhukay ng mga kanal, bumubuo ng mga barko, at nagtatayo ng mga gusali. Wala silang sweldo at ang kita sa mga kontrata ay napupunta lamang sa mga bulsa ng mga gobernadorsilyo at alcalde mayor. Ang tanging nakaliligtas ay ang mga bata, mga matatanda, o kaya ay iyong mga may pangsuhol sa mga nasa tungkulin. Patumbakal! Ala! Quintin Madraga! Quintin Madraga! Bato! Bato! Laki! Nagdadahalan ka lang para ma-absolve yung asawa mo! Sa servisyo ng bayan! Hindi mo! Matigil! Kung di pa-aresto kita pati yung asawa mo! Hindi ka lang pera! Hindi ka lang pera! Pwede! Mana! Inyo, firma ko ng lugar ko! Siriya ko, ilalo! Lugar ko! Alahala! Balik ang kitairog ko. Ikaw ang sanang bahala kay ina, kay Crispy. Hindi ko alam kung ano nga kayo sasabihin. Kung mag-ingat ka, halagaan mo ang iyong sarili. Sapagkat alam kong walang saysay na sabihin. Sabihin mo na lang sa akin na mahal mo ako. At pananabikan mo ang aking pagbabalik. Nanan, makakibukubo itong Justina. Hoy! Pasasan ba't uuwi rin si Quintin? Para naman kayong bagong kasal? Nakukuha niyo pang magtawanan. Tila hindi niyo naiisip na sa ganitong wala na naman nag-aasikaso sa mga bukid. Magpipista na naman ang mga dagat uwak. Sila na naman ang lalamon sa pinaghirapan ng ating mga asawa. At anong ating gagawin, Justina? Kung mayroon sana tayong salapi, mababayaran natin ang alkalde mayor para makalibre ang ating mga asawa. Pagdating ng bayaran ng bandala, saan tayo kukuha ng palay na ipambubuwis natin sa gobyerno? Eh, di bibili! Saan tayo kukuha ng pambili? Justina, walang karapatang magalit o magtanong
ang mga walang yamang tulad natin. Tama naman si Nanang Takya. Kapag makarating ito kay Padre Roque, tiyak magagalit yun. Nay! Nay! Halot na pa rito ka. Ipinapasolin ni Padre Roque. Kayo daw po ang magbihis sa mahal na birhen. Pagpalain ka ng Diyos para sa kabutihan ng inyo na loob. Maraming salamat po, Padre. Dinaramdam ko, Justina. Makiusap ako na huwag na magpulista ang iyo ng asawa, pero hindi nila ako pinapinggan. Pero kung lahat ng akin na pagsisikap ay napaliwala at ito ay iyon kinakinagalit, sana naman ay huwag mo nang idamay ang simbahan at ang Birhen Ina. Yun naman ang tangi kong masasabi. Servisyo ninyo sa inang Espanya! Parang wala kayong diwa ng pagmamahal sa mga kabahay na nagkakandili sa inyo! Pronto ay kitrabahar! Ako ba pinatutungkulan ng mga biruan ninyo kagabi? Tama ba ako, Macario? Asawa ko ba sinasabi ninyo na naglalaro ng apoy? Los indios! Están bella de tanto tomar agua. Con un poco de agua y se creen feas, ya cantando y cantando y cantando y ya lo gorria. Alerto, hoy ustedes queréis tomar, vamos a tomar. Y que entren culebras en los bocas de los indios. ¡Bautasan! ¡Bawa na pa kayo, kay Naita! ¡Bumato kayo! Aligin na, Crispin. Totoo bang may kinalaman ka kay Padre Roque? Ha? Totoo ba? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit? Ha? Naging masama ba ako sa'yo? Ha? Hiramon tangal ko. Lumaban ako, pero wala ako nagawa. Babae ako, mahina lang ako sa bundok. Lalaki siya at kinukubaba pa ng demonyo. Hindi lang ayun na nga lang nasira. Ikita sa akin! Niyura ka ng puri ko at ang pakitao ko. Come on.
Bakit siya ba? Maaari ko po ba kayo makausap, Padre? Adiamos primero. Luego, yes. Ano na ang kailangan mo? Nangako kayo sa akin, Padre. At sabi niyo gagawa niyo ng paraan para hindi mapasama sa pagpupulista si Quintin dahil may sakit siya. Hindi kayo tumupad sa inyong pangako. Ngayon ako nakikiusap sa inyo, Padre. Iligtas mo po ang aking asawa. Wait, pagbigyan mo ang ating mga kasama! Hindi dahil sa kasamaan ginawa niyo sa akin, hindi niyo gagawin at tumakas. Wala ako na ginawa na masama sa'yo. Tama ng pagmamangmangal! Hindi na po yun ang mahalaga, Padre. Ang mahalaga, iligtas niyo ang aking asawa. Gusto mo ba na makialam ako sa kondukto ng pamamalakad ng pamahalaan? Utang na loob, Padre! Alam mo, nakikinig sa inyo kahit ang Gobernador Silio. Iligtas niyo po ang aking asawa! Dinidiktahan mo ba ako sa dapat ko na gawin? Sinasabi ko sa inyo, Padre, kapag pinabayaan niyo ang aking asawa, hindi ko pabibinyagan sa simbahan na sanggol na ito sa aking sinapupunan. Naku, sa bagay, hindi bunga ng pag-ibig ko, di bunga na inyong kayupan! Buong buhay na tataglay ng orihinal na kasalanan ng sangkatauhan! Makaraan ng ilang buwan ay isinilang ni Justina ang kanyang anak. Sa mga panahong yun, ay may mga balibalita na ng pagpoprotesta laban sa mga kinauukulan. Patago ang lahat. Ang mahuli ay ginagawaran ng parusa. Ngunit sa bayan ni Justina ay wala pa rin lakas ng loob ang mga tao na lumaban. Higit na lumubha ang kalagayan ng buhay. Nawala na ng gana ang mga kalalakihan na magtanim sa bukid. Ang kanilang dahilan ay hindi rin naman daw nila maaani ang mga tanim dahil sa sila'y kinukuha ng gobyerno para magpulista. Kaya sa panahon na ang mga babae ay walang alam sa pagtatanim, sa panahong ang tanging gawain ng mga babae ay ang gawaing bahay at ang manlilbihan sa simbahan, nagpasya si Justina. Ano naman ang alam natin sa pagtatanim? Ibig sabihin, susong tayo sa putikan? Por Diyos, por Santo, Justina! Ni minsan nga hindi ko nasubukang gamitin ang mga gamit ni Macario sa pag-aararo!
Ang lahat naman ay natututunan kung tunay na nanaisin. Sino pa ang gagawa kundi tayo? Naiyan ang lupa at nakatiwangwang. Makapagbibigay sa atin ang makakain at maaari natin pagkakitaan. Paano kung makaabot ito kay Padre Roque? At sa mga nasa katungkulan? Ano na lang kanilang sasabihin? Bakit natin iintindihin ang kanilang sasabihin? Ang intindihin natin ay ang ating mga sikmura at ang sikmura ng ating mga anak. Hindi ba't baon na baon tayo sa utang? Sapagkat ting magpupulista ang ating mga asawa ay kinakailangan nila mangutang para may makain ang kanilang maiiwang pamilya. Hindi ba't sa ganyang paraan kaya napupunta sa mga sendero ang mga sakahan? Kaya ibinabayad ang mga kababaihan para manilbihan sa mga asendero at sa simbahan. Sandali! Huwag kayong basta maniniwala kay Justina. Mag-isip kayo. Isipin niyo kung anong sasabihin ng mga tao. At matakot kayo sa sasabihin ng simbahan. Kahit walang alam, ay isinulong ni Justina ang sarili sa pagsasaka. At kung walang trabaho si Crispin sa simbahan, ay tinutulungan siya nito. Marami ang nakakakita sa pagsisikap ni Justina. Kahit nga takot pa rin ang mga ito, ay hindi napigilan ang kanilang paghanga sa katatagan ng babaeng ito. Kaya naman dumating din ang panahon na umani ang binhi ng pagpupunyagi na itinanim ni Justina. Unti-unti ay may dumulog sa kanya. Isa at isa pa at isa pa. Kulang na mag-islap ang baro ng Nazareno! Yan ba ang pasusuotin niyo sa Panginoon? Na nagpakasakit at namatay para sa sangkatauhan? Padre, hindi po namin gawa yan. Tahi po yan ni Justina, Padre. Ang sa akin po, itong santo ninyo, kompleto na po sa palamuti. Sabi po kasi ni Justina, wala na raw po siyang panahon para dagdagan pa yan. Nagtatanim po kasi siya sa bukid at nagpapasusupan ng sanggol. Halos kami na lang nga po nitindihan ang nananahe. Lahat po sila nagtatanim na sa bukid. Alam ninyo ang kasabihan na bukas ang kaharian ng Diyos para sa manantaong masisipag at mapagkumbaba. At higit sa lahat, para sa manataong marunong magbayad ng kanilang pagkakautan. Ang simbahan ay marami ng beses magpakain ng bigas sa mga pamilya na nagugutom. Saan kumukuha ng maisasayin ang mga babae kapag wala ng ani ang mga bukid? Sa simbahan. Pero nasaan ang kabayaran? Papaano tumanaw ng utang na loob ang mga babae ng bayan na ito? Ang pagsuotin ng puon ng mukhang mumurahing damit, ang hayaan na madumi at mukhang luma ang damit ng birhen, sapagkat ikinagagalit nila ang pagserbisyo sa simbahan. Wala naman na masama na magtanim ng lupa kung ang tao ay magtatanim din ng pagsiserbisyo sa simbahan sa diwa ng pagmamahal sa Diyos at pagbabayad ng manautan na loob. Pero ang busugin lang ang kanila ng mga sikmura at hindi busugin ang pananailangan ng kanilang kaluluwa ay may katumbas na kaparusahan sa kabila na buhay. Binibigyan ninyo ng pagdaramdam ang Panginoong Hesukristo. Pinaluluhan niyo ang kanyang ina. Kayo na mga tao, kung hindi na kayo magbabago ng inyo na masasama na gawi, huwag na kayo na umasa na magbubukas ang kaharian ng Diyos, sapagkat isasara ng Diyos ang pinto ng mga mukha ninyo, ang inyong mga kaluluwa. Kung kayo ay hindi magbabago, at kung kayo ay man ay hindi magsisisi,
Tumalab ang sermon ni Padre Roque. Nagbalik ang mga kababaihan sa pananahin ng mga damit ng santo. Ngunit hindi si Justina. Ipinagpatuloy nito ang sinimulang laban. Magsisi ka na sa inyo na kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon sa ginawa mo na kabalabalan. Justina, ang iyo na anak ay isa ng magnanakaw. Kinuha niya ang koleksyones ng simbahan. Hindi ba, Crispin? Sumagot ka! Opo. Paano na yan, Justina? Isusuplong ko na ba ang iyo na anak sa mga opisyales? Huwag po, Padre! Babayaran ko po ang ninakaw ng aking anak. Hindi naman ako masama na tao. Alam ko naman na ikaw ay wala ng pera. Hindi pera ang kailangan ko, kundi ang pagbabalik mo sa pagsiservisyo sa Diyos. Ikaw ba'y naniniwala pa sa Diyos, Justina? Opo, Padre. Bueno, makakapagsimula ka naman yan, ha? Bukas sa pagsiservisyo dito sa simbahan hanggang mabayaran mo ang utang ng iyo na anak. Entiendes? Opo. Sa koleksyon, ipinagbibita ka lamang ako ni Padre Roque. Ipinagpatuloy ni Justina ang pagsasaka sa pagitan ng pagtatahi at paninilbi sa simbahan na alam niyang isa lamang pakana ng praile upang pagbayarin siya sa pagsuway sa kanyang mga kautusan. Marami ang naawa, ngunit takot na mangagsalita. Kahit pagal na ang katawan, ay taas noong ginampanan ni Justina ang lahat ng paghihirap na ito. Nais ko sana na ikaw ng personal na tumahin ng damit ng Imakulada Concepcion sa darating na fiesta. Hindi ko na po kakayanin, Padre. Punong-puno na po ang aking mga kamay sa pag-aasikaso sa bukid at sa aking mga anak. Matitiis mo ba na luma ang suot ng birhen? Mismong mga anak ko, Padre, ay natutulog ng hubad sapagkat wala silang may suot. Sinvergüenza! Isa ka ng magaling na filosofo! Bakit mo iahambin ang inyong manaanak sa birhen? Sila'y manamortal na nilalan? Nandito ako, Justina. Hindi kita pababayaan. Huwag mo nang tiisin ang iyo na Padre Roque. Bayad na po ako sa utang ng aking anak. Kinalulungkot ko. Magsisisi ka, babae! Magmimistulan ka si Magdalena na hahalik sa akin, manapa! Makikita mo! Makikita mo! Hello! 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 Hello!
kontento ang Friday. Iginawad sa suwail na si Justina ang pinakamasakit na parusa. Kay Padre Roque ka magpaliwanag, ayun ang kanyang nasinari sa akin. Pinagbayaran ko na lahat ang pagkakauta na akin na kahit yan ay isang buka sinungalingan. Gawa-gawa lang yan ang Freyli, isa siya sinungaling! Sinvergwensa! Catalina? Sino ka? Ako si Justina. Saan ka ba nagpuntan? Ang tagal mo nang pinaghahanap. Justina, ayun na ang pinakakahindik-hindik na kaganapan na kanyang matutunghayan. Hindi niya inaasahan na... Sabihin nito, Justina? Sa isa mong inuubos ang mga mahal ko sa buhay. Ako naging kasalanan sa'yo. Wala akong maiisip na dapat kong pagbayaran! Kanya, Tichika! Ikaw ang may malaking utak sa amin! Sa akin na ikaw mag-isip, hindi ko pa dinadagdagan ang lahat na kahipan mo sa amin! Kapabalidad, Justina! Akong iyon na kura, paroko! Responsibilidad kong protektahan ang simbahan at ang bayan na ito! Paano?
kailanman naging tamad ang mga tao dito. Hindi kami makaabot sa kahirapan. Sapagkat kinakamagkaroon at binawasak ninyo at ng mga pinuro ng bayang ito, lahat ng pinaghirapan namin! Para lagi kami humingi ng tulong sa inyo. Para lagi kami nasa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ginagawa niyo kaming mahina. Dahil habang mahina kami, madali niyo kaming gasain! Lahat eh. Bata at matatanda. Lupa at bukid. Kaluluwa at katawan. Paulit-ulit yung ginagasa! Sasahol pa kayo sa mga uwak! Kung dumisa ng iyong mga kamay, Justina, hanin mo ang ating anak! Wala akong anak sa demonyo! Matakot ka sa Diyos! Respetuhin mo ang kanyang alagad! Nananampalataya ako sa Diyos. Pero hindi ko mapapayagan na habang buhay mo gagamitin ang pangalan niya sa iyong mga katiwalya! Pabubulok sa impyernong iyon na kaluluwa! Ikaw ang sumpuin! Masawal ka mo sa kaya! Galing po ako sa pondahan, bumili po ako ng pagkain para kay Padre Roque. Pero nung bumalik po ako, nakita ko siya naghanto sa isarap ng altar duguan. Nahulog po buwan sa tori ng simbahan. Si Barbaridad! Siya, mahal kapitan! Ano akong klaseng katiwala? May senyor, pasa, soldado! Senyor Kapitan, el Padre Roque siya kaido. Mas vámonos! Pedro! Ano ko ba talaga ang tunay na nangyari? Sumagot kayo, Pedro! Buti pa'y pumunta na lang tayo sa simbahan! Ano ko nang may kapal? Pang Pedro, tayo na! Pinatakas nga ni Mang Pedro si Justina at dahil kilala siya bilang isang matapat na utusan ni Padre Roque, ay pininiwalaan siya ng mga gwardiya sibil at ng mga tao. Nang ibang bayan si Justina at nang sumabog ang digmaan ay isa si Justina sa mga kababaihang sumapi sa katipunan. Hanggang dito na lamang, Charo. Kalakip nito ang taos-pusong pagpupugay ko sa lahat ng mga kababaihang Pilipino na sa iba't ibang panahon, sa kanya-kanyang paraan, ay hindi nagpadagit sa mga uwak ng lipunan. Lubos na gumagalang, Lenina.